Good morning. Gaya po ng ating napakinggan na awitin, tayo po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil tapos na po yung ECQ, tayo po ay naka-GCQ. Pero wag po nating kalimutan na dapat pa rin po na sundin po natin ang lahat ng mga protocols. Dapat ay naka-face mask, dapat ay lahat po ng mga necessary precautions ay atin pa rin pong sinusunod. At hopefully, tayo po ay manalangin sa Panginoon na dumating po yung time na talagang magkaroon po tayo ng pananambahan, sama-samang pananambahan na wala na pong age limit. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa po pwedeng makalabas ang mga bata. 21, tama ba? 21 pababa at saka po 60 years old pataas. Siguro kami po ng mga 60 years old pataas ay essential po kami, essential. Kaya po kami narito dahil kami po ay essential. So maraming salamat po sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So sa atin pong mga tahanan, kunin po natin ang atin pong mga emblem, ang atin pong mga simbol, ang atin pong Santa Cena. At kunin po natin yung ating tinapay. Ano man po yung mga inihanda po ninyo, crackers, o ano man po yung mga inihanda ninyo na mga biscuit, o kung kayo po ay merong mga ostya sa inyong mga tahanan, mas okay po yon. Pero ano man po ang atin pong mga gamit na mga emblem, ay atin po itong pagsamasamahan sa atin pong pagpasalamat po sa ating Panginoon. Today marks the first Sunday of June. At sa susunod po na Sunday ay araw po ng lahat ng mga tatay. Kaya sa lahat po ng mga tatay, next Sunday, wala po munang maglalaba. Wala munang maglalaba, wala munang mamamlantsa, wala munang magluluto. So lahat po ng mga tatay ay bakasyon po muna sila. So kung hawak niyo na po ang atin pong mga tinapay, ay tayo po'y sama-samang manalangin habang mamaya po susunod po natin ang atin pong ksaro. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Aming inaalaala ang araw na ikaw po ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. At kahit po sa araw na ito, Panginoon, ay inaalaala po namin na kahit po sa Israel ay ipinagdiriwang po nila, Panginoon, ang araw po ng Pentecostes. Ito po yung araw na kung saan ay sila pinag-celebrate sa lahat ng mga unang ani, Panginoon. Ikaw po ang patuloy naming papasalamatan. Nagpapasalamat din kami sapagkat kahit po kami bilang mga mananampalataya ay we can celebrate even the day of Pentecost na kung saan ikaw ay dumating sa magitan ng iyong pagpuspos ng iyong banal na espiritu sa lahat ng mga mananampalataya. At ang banal na espiritu ay iyong regalo sa lahat ng mga mananampalataya at magtitiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang mga elementong ito, ang tinapay, simbolo ng iyong katawan na nabugbog, at ang saro, simbolo ng iyong dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo para po sa aming kagalingan ng aming mga katawan, ang simbolo ng tinapay, at ang saro, simbolo ng iyong dugo na patuloy na maglilinis at patuloy na magpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po. Sa pagtanggap po namin ng mga elementong ito, Panginoon, amin pong sinasaway ang COVID-19 na ito, ang pandemya na ito, Lord, sa pangalan ni Jesus. At ang dalangin namin ay ikaw pong siyang patuloy na kumilos, takpan mo po ng iyong banal na dugo ang lahat ng iyong mga anak. Ito po yung aming dalangin ng may pananampalataya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Tayo pong lahat, sabay-sabay po tayo sa pagkain po natin ng ating mga tinapay at pag-inom po ng ating katas ng ubas o sa ating saro. Amen. Ang Panginoon po ang patuloy na kumilos habang atin pong nilalasapat, habang ating tinatanggap ang elemento ng kanyang katawan at saka ng kanyang dugo. Ang Diyos po ang patuloy na sambahin at sa Panginoon po ang lahat ng papuri. Amen. So ngayon po umaga ay marami po tayong mga titingnan ng mga talata. At sa araw pong ito na kung saan ay unang linggo ng
June at tayo po ay nakatapos na, gaya po ng sinabi ng ating worship leader, halos 3 buwan. Tayo po ay na-lockdown, meron pong iba't ibang mga queue ang kanila pong mga sinabi. ECQ, MECQ, GCQ, yung iba po, ang gusto po nila ay may barbecue. Pero ngayon pong umaga, ang mahalaga po ay tayo po ay narito upang sama-sama po tayong sumamba sa ating Panginoong Jesus. Ngayon pong umaga ay hihiramin ko po yung isang lagi pong ginagamit ni Romel Guevara. Kaya Kuya Romel, hihiramin ko muna ang iyong salita na lagi mong ginagamit, yun pong usapang worship. So ngayon pong umaga, ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman po sa pagsamba. Una, tayo pinagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay pwede na pong makapunta sa atin pong mga church kahit po meron lamang pong limitado na bilang ang atin pong pagpunta, at yun po ay kasama po yung mga kabataan, mga nanay at saka mga tatay. Kahit po sa araw na ito at sa umaga na ito, makikita po natin kung meron pong mga 30, yung pong 1/3 lamang po ng kapasidad ng church ng First Assembly. At yun po ay meron pong 2 metro na social distancing, na 2 metro sa likod, sa harap at saka po sa tagiliran. So nice po nating sumunod sa sinasabi po ng ating pamahalaan. At tayo po, kahit ganito ang ating sitwasyon, ay pwede pa rin po tayong makapanambahan sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Pwede po bang marinig natin ang ating mga palakpak para malaman po ng mga kapatid na tayo po ay nasa loob ng ating church. Amen. So, yan po ang ating pong mga palakpak team. Usapang worship. Alam na po natin na dapat tayo po ay sumasamba. Pero ngayon pong umaga, ang atin pong isang pag-uusapan ay ano po ba yung kumukontrol sa buhay natin? Kapag ang pinag-usapan po natin ay pagsamba, ay atin pong hindi pwedeng hindi pag-usapan ano po yung kumukontrol sa atin. Ang sabi po ng isang manunulat, individuals and families made choices of who will rule over them. Sino po daw yung ating sasambahin? Of course, tayo po bilang mga mananampalataya ay alam na po natin na dapat ang ating sinasamba ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Pero ang isa sa mga issue ay saan po tayo sasamba? Kailan tayo sasamba? At paano tayo sasamba? So meron pong mga modes, meron pong mga model ng pagsamba. Meron po na nausop, noong po nagkaroon ng pandemic, ay meron pong tinawag na worship service online or live streaming. At yung iba po sa atin ay hindi po tayo masyadong nasanay dahil nasanay po tayo na tayo pumupunta sa isang physical na lugar at upang doon po tayo sama-samang sumamba. Sa maraming mga tao, siguro yung mga ang kanilang pananampalataya ay medyo parang hindi po sigurado o parang medyo lukewarm yung pananampalataya ng iba. Sa kanila ay they don't care. Kahit worship service online or physical church, ay sa kanila po ay they don't care. Wala po silang pakialam. Ang sabi po ng isang lagi nating naririnig na meron pong programa sa DCS by the name of Beth Mortis Flores, na sa DCS na meron pong programa na pinamagatan pong gabay. Sila pong dalawa na magtandem ng kanila pong magtatay, si Evangelist Paul Mortis. 5:30 po yun. So yun na po ay napapanggan namin. At ang sabi niya po, pagkatapos po ng programa, lagi niyang sinasabi, life is a series of choices, not a series of chances. Ang buhay po daw ay isang serye ng pagpili, hindi po ito serye ng mga tsansa o nang tayo po ay nakikipagsapalaran. So dapat alam po natin kung sino po yung ating sasambahin. The models of worship from the scriptures will help us know what is the core of worship.
At most of the time, makikita po natin sa Bible na yung pong mga model ng worship sa Bible comes from a minority. Ang ibig sabihin ay makikita po natin yung example ng mga pagsamba at mga tunay na pagsamba doon po sa mga iilan na mga tao, hindi po doon sa mga karamihan. At minsan, yung mga tao na naging model ng pagsamba ay hindi po masyadong sikat. Atin po muna ang reviewin, baka sakaling tayo po ay nakakalimot. Ang sabi po, worship is essentially giving of ourselves and of our possessions. Amen. Ang pagsamba po daw ay kinabibilangan at kinapapalooban po daw ng pagbibigay. Una ng ating mga sarili at kasama po daw yung ating mga tinatangkilik. Ang sabi po ng Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, I beseech you therefore, brethren, that you offer your lives as a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord, which is your reasonable service. Sa buong Kapitulo 12 hanggang Kapitulo 16 ng aklat po ng Roma, ay ang binabanggit po dyan, ay walang iba kung hindi yung pong tunay na pagsamba. Yung pong paggawa ng mabuti ay kasama po sa tunay na pagsamba. So yung pong pagsamba ay hindi po daw pwedeng tayo ay hindi magbibigay. Kapag tayo po'y sumamba, hindi pwedeng hindi tayo magbibigay kahit po yung laman ng ating mga bulsa. Worship is not based on the forms of the body, but rather, it is more of the posture of the heart. Ang pagsamba po daw ay hindi po yung kung ano yung mostra ng ating mga katawan. Kung hindi ang tunay na pagsamba ay kung ano po daw ang katatayuan at tamang kalalagayan ng ating puso sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Amen. So it is more of the being or the nature of our heart. Hindi po yung kung ano po daw yung ating posture. Bagamat meron pong mga tao na pwede po silang sumamba nang sila po ay nakaluhod, yung iba po ay nakaupo, yung iba ay nakahiga. Pero hindi po daw mahalaga yon. Ang mahalaga, yun po daw posture. Ano po yung katatayuan ng puso natin sa harapan ng ating Panginoon? Worship is what we can give, not what we can get out of it. Ang tunay po daw pagsamba ay hindi po yung kung ano yung ating makukuha mula dito. Kung hindi, kung ano yung ating maibibigay. Of course, kaya po tayo sumasamba ay upang tayo po ay mapagpala. We came and we gathered together for us to be blessed. Pero yun po daw ating pagkasama-sama ay blessing na sa kanyang ganang sarili. Kaya po tayo nagsasama-sama ay upang tayo po ay mapagpala ng bawat isa. Pero kaya po tayo pumupunta, tayo po daw ay napaka-selfish. Kaya tayo pupunta sa church o doon sa gathering ng mga tao ay kung ano po daw yung ating pwedeng makuha mula dito. Wala naman pong masama doon, pero ang tunay na pagsamba ay kung ano po daw yung ating maibibigay para sa Panginoon, hindi yung kung ano yung ating makukuha mula dito. Kung tayo po daw ay nagbigay, siguradong tayo po ay merong tatanggapin. Amen. Pero ang isang usapan po sa mga panahong ito ay yun pong tinatawag na worship in the new normal. Ang sabi ng iba, parang abnormal. Pero tayo po daw, simula po sa linggo na ito at sa mga linggo pa at sa mga araw pa na darating, ay kinakailangan, parang tayo po ay maninibago. Dahil tayo po, siguro ako lamang po yung walang suot na face mask. Dahil medyo malayo naman ako. At sisiguraduhin ko po na hindi po naman magtatalsikan ng laway ko sa inyo. Pero ang sabi po, ay yung new normal. Ang ibig sabihin po, in the duration of our worship, everybody should be wearing a face mask.
Maaring mawala na po daw yung dating methods o style ng atin po daw pagsamba sa Panginoon, pero meron po daw hindi mawawala yung tunay na essence at prinsipyo ng pagsamba, yung atin po daw mga nabanggit na mga una kanina. Tingnan po muna natin, ano po ba yung mga example ng worship? Tingnan natin sa Old Testament lang muna. Mababasa po natin yung pong pagsamba na ginawa ni Abel, yung pagsamba na ginawa ni Noah, yung pagsamba na ginawa ni Abraham, yung pagsamba na ginawa po ni Amram at saka po ni Jochebed, yung pong mga magulang ni Moises, yung pagsamba na ginawa ni Job, yung pagsamba na ginawa ni David, the man after God's own heart, yung pong pagsamba ng ginawa ng tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach at Abednego, sa kabila po ng meron pong crisis, ay nakita po natin na sila po ay sumamba. At yung kanilang ginawang pagsamba, minsan ay hindi po yon yung pinakang normal, kung hindi yon yung panuntunan at kung ano yung hinihingi ng Panginoon para po sa kanila. Ang sabi po, yung po daw pagsamba ay merong pong forms at saka meron po daw essence. Balikan po natin si Abel. Ang sabi po ng Bible, si Abel, meron po siyang the rightness of heart sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Yung kanyang pagsamba ay naging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Genesis chapter 4, at sinabi po at binanggit sa Hebrew chapter 11. Ang sabi po, the acts of worship of Abel simply follow the attitude, and Cain was given a chance to right that was wrong. So ang sabi po ng Bible, ang sabi po, kung tama po yung ginawa ni Abel, tama yung kanyang puso sa harapan ng Panginoon. Si Cain naman ay hindi tama yung kanyang puso sa harapan ng Panginoon. But Cain was given a chance to right that was wrong. Instead, the Bible says, Cain got angry. So tama po yung puso ni Abel, hindi po tama yung puso ni Cain. So sa ating pong pagsamba, dapat tama yung ating puso sa harapan ng ating Panginoon. And then, sabi po ng Bible, si Noah, it is the obedience beyond understanding. It is the obedience, it is a worship of obedience. It is a worship of understanding. Si Noah, ang sabi po ng Genesis chapter 6 at Hebrew chapter 11, verse 4, Noah obey God on the basis of what God has said to him. And the Bible says, and Noah found grace in the sight of the Lord. And Noah found favor in the sight of the Lord. Why? Dahil si Noah, siya po ay gumawa kasama ng kanyang pagsamba, o yung kanyang pagsamba kasama ng kanyang paggawa na siya po ay pinagpala ng ating Panginoon. So yung kanyang pagsamba, yung kanyang pagsunod, ay yon ang kabuuan kung ano yung kanyang tamang relasyon sa ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, Noah worshiped the Lord because he obeyed the Lord with understanding. Ang sinunong Noe ay sumunod sa ating Panginoon sa kabila ng sa kanyang tanang buhay ay hindi pa siya nakakita ni hindi pa siya nakarinig ng ulan. Ni hindi pa siya nakarinig ng baha, pero sumamba siya. At ang sabi ng Biblia, habang siya ay gumagawa ng arka o habang siya gumagawa ng daong, sila ay patuloy na sumasamba sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga ang sabi ng Bible, Noah found grace in the sight of the Lord. Si Abraham, ang sabi ng Bible, it is the faith and sacrifice of worship. Yung ginawa po ni Abraham, yung kanyang pananampalataya at yung sakripisyo ng kanyang pagsamba sa ating Panginoon. And we know the story. And the Bible says, hiniling ng Panginoon kay Abraham na kanyang ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Siguro parang napakahirap nun. Yung kanyang anak sa katandaan, hiningi ng Panginoon sa kanya. And by the way, maaaring nung panahon na yon ay sa ibang mga lugar, ang ibang mga Diyos-Diyosan ay humihingi ng mga human worship o human sacrifices.
Pero dito makikita natin na sinubok ng Panginoon si Abraham. And Abraham did what was asked of him. Pero minsan, aking pong naitanong sa aking sarili habang ginagawa ko po ang mensahe na ito. Is there a sacrifice of worship during live streaming due to crisis? Minsan, meron pong mga, dahil yun nga po yung new normal. Sabi po nung iba, mga nabasa ko ng mga report yung iba, ay nagla-live streaming, pero ang nanonood lang sa kanila, na kanilang mga miyembro, apat. Samantalang, siguro, meron silang mga miyembro na mga 50. So, ang sabi po, meron bang sacrifice? Kasi kapag ka po live streaming, talagang ito po ay dire-diretso. Amen. So, dapat kapag ka po daw live streaming, dapat kung ano po daw yung schedule, dapat ganun po daw tayo at tama at sumusunod tayo dun sa schedule. Kasi nga, minsan ang sabi ng isang nabasa ko na post, live streaming na, late pa. Amen. So, sa bahay na lang yun kasi hindi ka naalis. Pero ang sabi ng Bible, si Abraham, meron siyang ginawang sacrifice. Amen. So, meron pong sacrifice kapag tayo po talagang sasamba sa Panginoon, kinakailangan po natin gumising ng maaga, maghanda ng maaga. Amen. Si Amram, si Jochebed, na mga magulang po ni Moses, ang sabi po sa Exodus chapter 2 hanggang chapter 6, at inulit po ito sa Hebrew chapter 11 verse 23. Ang sabi po ng Bible, when Moses faced Pharaoh for the first time, the main issue was worship. Amen. At ang sinabi kay Moses ng Panginoon, pumunta ka kay Pharaoh at sabihin mo, let my people go so that they can worship me in the desert. Ito po, titingnan po natin, meron pong mga compromise. Meron pong mga compromises sa atin pong pagsamba sa ating Panginoon. Kahit po nung panahon po ni Pharaoh at kahit pong kapanahon natin, parang meron pong mga compromises. Siguro nakikita lang natin dun sa live streaming, parang iba talagang napakasigla ng kanilang mga live streaming. Pero ang tanong, marami po ba talagang nanonood sa kanilang mga live streaming? Kahit po sa atin, tayo po ay halos naka-8 o 9 na linggo na meron po tayong live streaming. Basta halos 3 buwan. And sinecheck natin yung mga live streaming o yung mga nanonood. Kung tayo po ay merong mga 180 na mga miyembro, of course, yun po daw ay ano na, yung tinitingnan na natin. Dahil makikita natin na yung iba po ay wala silang smartphone. At ang napansin ko, minsan yung pong mga views ay umaabot po ng mga 300. Pero nakita ko na yun pong 300 na yun, yun lamang mga ginamit na mga gadgets. So ibig sabihin pala, ay merong mga tao na nanood na times 2 o times 3. Amen. So ibig sabihin po, marami pong mga tao. Bagaman siyempre sa iba, ay meron po silang mga compromises. Tingnan po natin, ano po yung mga compromises na binigay po ng paraon sa Itaga-Israel? Ang sabi po, worship God in the land of Egypt. Sabi, pwede kayong sumamba, pero dito lamang, huwag kayong masyadong lalayo. So ngayon po, makikita natin na meron pong mga compromises. But still, we need to follow sa sinasabi po ng ating gobyerno. Ang sabi po, compromise of place. Meron pong kompromiso doon sa lugar. Don't go to church. Ang sabi po, huwag muna daw magsama-sama, pero maraming salamat sa Panginoon dahil tayo po ay naka-ECQ. Pangalawa, meron po ang sabi po ng paraon, worship God but don't go too far. So yung unang sabi, dun muna kayo sa Egypt, walang aalis. Yung pangalawang kompromiso, don't go too far. The compromise of perception, sabi ng parang sinasabi ng paraon at sinasabi ng iba, huwag daw nating masyadong pakalalima ng ating relasyon sa ating Panginoong Jesus. Ang pangatlong kompromiso, ang sabi nila, only men can worship God. Pero mabuti, maraming salamat, hindi po na kompromiso. Hindi po tayo sinabihan na for men only.
ang sinabihan lamang po at ang kompromiso dapat yun po daw mga pupunta lang sa church o yung pong meron pong pwedeng pumunta ng physical church ay yun pong 21 hanggang 59. Compromise of gender. So pagka po sinabing gender ay, ang sabi, lalaki lang. Pero sa lahat, dapat po daw ay walang age limit at walang limit sa gender. Ang pang-apat, ang sabi po ng Bible, only men and women and children, but no livestock. Pwede daw sumamba na ang ngayon ang mga lalaki, ang mga babae, at ang mga bata, pero hindi daw pwedeng magdala ng mga livestock o ng mga hayop. Pero ang sabi po ni Moses, ay paano kami maghahandog ng mga handog na susunugin? So there's a compromise of entireness. Or there is a compromise of entirety. Ang sinasabi, dapat at kapag kasasamba, dapat ay wala pong age limit. Siguro dito nauso, bago nauso siguro yung sana all, ay nauso na noon pa sa panahon po ng mga Israelita yung pong salita na yon. Parang sinasabi po ni Moses at saka po ni Aaron, paraon, sana all. Ang sabi po ni Joshua, chapter 24, verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. So what's the core of our worship to the Lord? Ang sabi po, attending or going to the church is obedience. Submission to God's rule and will are non-negotiable. Amen. Ulitin ko po yun. Yun po daw pagsamba sa Panginoon, kahit ano pong araw, ay non-negotiable. Amen. Sunday is for the Lord. Amen. Sunday is non-negotiable. Amen. So yun po daw pagsamba natin sa Panginoon ay non-negotiable. Kahit ano po daw araw na itinakda para po sa atin. Ang sabi po ng Bible, worship should be and must be a lifestyle. Worship should be like, just like breathing. Dapat yung daw ating pagsamba ay lifestyle. Dapat yung ating daw pagsamba ay parang katulad lamang ng ating paghinga. Ang sabi ng isang manunulat, ang pangalan niya Evelyn Underhill. And I quote, ang sabi niya, worship is giving the best we can to the highest we know. Ang pagsamba po daw ay pagbibigay ng pinakamataas nating kaya o makakaya sa pinakamataas natin na nakikilala. O pagbibigay ng pinakang the best dun sa pinakamataas nating nakikilala, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Sa atin pong pagsamba, we will try to communicate. We communicate to God, whether it is sa pamamagitan ng ating mga tinig o sa pamamagitan ng ating mga body language. Sapagkat nababasa naman ng Panginoon ang ating mga isip, nababasa ng Panginoon ang laman ng ating mga puso. Pero ang mahalaga po ngayong umaga ay ang issue pa rin ay tayo ba ay mapipigilan sa ating pagpunta sa church? O tayo ba ay handa sa atin po daw pagbabalik sa atin pong mga physical na mga churches? Yung atin pong ginagawa ng mga live streaming, hanggang kailan po yun? Sa aminin man natin o sa hindi, tayo po daw ay digital na. Sa aminin man natin o sa hindi, hindi po mawawala ang bagay na ito. Ang sabi po ng ilan, we communicate and we connect to Christ and we connect to others and we connect the community to Christ. Ang sabi po, kinakailangan sa atin po daw pag-regather. Kinakailangan ay maging maayos po daw yung ating mga kapatiran sa kanilang pagpunta dito po sa ating church. Kaya as much as possible, atin pong sasabihin sa ating mga kapatiran na
Ihanda po nila yung kanilang mga sarili sa kanila pong pagbabalik sa physical church sa atin pong pagkasama-sama. Kinakailangan ay ihanda po natin yung ating mga sarili. At pagpasok po ninyo sa loob ng church, ay maninibago po tayo dahil meron pong mga signages. Amen. So meron pong foot bath, meron pong regular na hand washing, meron pong regular na meron pong paglalagay ng mga sanitizer at alcohol, at meron pong mga social distancing. Ang aking pong suggestion para malaman na ng lahat ng ating mga kapatiran sa lahat po ng mga nakarinig ng ating pong live streaming na ito ngayong araw na ito, ay dalawang bagay po ang posible nating gawin. It's either tayo po ay magbibigay ng numero, at yun pong numero na inyong tatanggapin ay magiging corresponding po ng inyong upuan na gagamitin, at wala na pong alisan sa upuan. O di kaya, yung pong number ninyo doon sa ating logbook, sinasabi po nila para malinaw po daw yung contact tracing, just in case. Amen. So para meron pong sigurado. Kaya nga ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sa atin pong pananambahan ay dapat tayo po daw ay maging malaya sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Tayo pinagpapasalamat dahil tayo po ay nakabalik na sa atin pong physical church. Pagamat meron pa pong mga distansya, pero dapat atin pong ibigay sa Panginoon yung ating pinakamataas na pagsamba, yung ating pinakamataas na papuri, yung ating pinakamataas na pwede nating maibigay sa ating Panginoon. After all, sa ating pagsamba at pagpunta sa loob ng church, ay hindi po lamang tayo ang dapat ay mabless. Dapat ang mga tao po ay mabless din sa atin. So sa ating pong, bago tayo mag-iwahiwalay, huwag nating kalimutan, sa atin pong pagpunta sa loob ng church, hindi lamang po dapat tayo ay tayo po yung kumukuha. O, we came not only to receive, but we came to give our best to the Lord, even sa ating mga kapatiran. Amen. So, pwede mo tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa iyo, aming Ama. Hallelujah. Sige po, tayo po ay patuloy na sumamba sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Worship is giving the best we can to the highest we know. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kung kami po ay lalapit sa iyo, hindi po kami pwedeng hindi kami magbibigay. And we first give ourselves to you, Lord. Hallelujah. We offer our lives as a living sacrifice, which is our reasonable service unto you. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyo, aming Panginoon. Nagpapasalamat po kami sapagkat kami po ay nasa ECQ. Ang dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo po yung aming mga kapatiran na magbabalik po sa kanilang mga trabaho. Yung pong mga public places, Panginoon, na pupuntahan ng iyong mga anak, ikaw po ang patuloy na mag-ingat, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, patuloy po naming sundin ang lahat ng mga protocols, lahat ng mga precautionary measure upang kami po ay hindi makapag-contribute, Panginoon, doon po sa pagkalat ng virus na ito. At ang dalangin namin, Panginoon, nawa ay patuloy na masugpo ng aming pong pamahalaan, Panginoon, ang COVID-19 na ito. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin, aming Diyos, na pagpalain mo po ang ekonomiya ng aming bansa, pagpalain mo po ekonomiya ng aming bayan. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa aming pong pagbalik, sa aming pong mga trabaho, kahit po sa aming pong paghahanda para sa pagbalik, sa pag-aaral po at pagpasok ng aming mga anak sa kanilang mga eskolahan. Lord, ihanda mo po ang aming mga guro, ihanda mo po ang aming mga eskolahan, ihanda mo po ang programa na gagawin po ng DepEd, Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat po. Aming pong inaalaala, Panginoon, ang kabutihan po at ang pag-iingat po na gagawin mo sa aming mga anak. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Patuloy po namin idadalangin ng aming mga kabataan, ng aming mga senior citizen, na sila po yung mga susceptible, Panginoon, sa mga karamdaman at sa mga sakit na dumadapo, Panginoon, sa mga panahong ito. Ang dalangin namin, pagpala mo po ang mga kapatiran, Panginoon. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos. Sapagkat sinamahan mo po kami sa araw na ito, pagpala mo po lahat ng mga kapatid
na nakadalo, Panginoon, at kahit yung po, kung meron pa kaming susunod pa na gawain, ikaw po ang isang magpapala. Pagpalaan mo pong aming mga musician, ang aming pong media team, ang aming pong praise team, ikaw po ang magpala, Panginoon, sa lahat ng mga kumikilos at gumagawa para po sa aming church. Maraming maraming salamat po sa iyo. Sa iyo po namin maingat na ibabalik ang lahat po ng papuri, lahat po ng pasalamat. Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you.